are with Michelle Panday, and today we have a very interesting and important topic that we are going to talk about. So before we start, please consider subscribing to my YouTube channel by clicking the red button below this video so that you can watch more videos like this for free. Make sure na meron kayong notes para sa ating pag-uusapan today in this video. Pag-uusapan natin today kung bakit maganda ang online business. Okay, ano ba ang pagkakaiba? Ano ang kagandahan ng online business compare sa traditional or typical business na sa labas? Okay? So ano nga ba ang pagkakaiba at kagandahan ng online business compared to traditional businesses? Kagaya ng mga sari-sari stores at mga groceries. Ano ba yung mas maganda para sa inyo? So kayo na lang pumili. Okay? So ito po yung pagkakaiba ng online business at saka ng traditional na business. Okay? Sa traditional business, para makapag-start ka ng sarili mong negosyo, kailangan mo munang mas malaking kapital. Okay? Kailangan mo ng malaking kapital. For example, magtatayo ka ng sari-sari store. Okay? Sa isang sari-sari store, kailangan mo ng, for example, mga 50 to 100,000. Okay? Para magkaroon ka ng sari-sari store. Kasi syempre, hindi ka naman pwedeng magtinda nang wala yung tindahan, di ba? Pwede bang magtinda ka na sari-sari lang pero walang store? Diba? So syempre, gagastos ka, magpapagawa ka muna ng tindahan mo. Okay, meron kang pwesto. Okay, papagawa ka, gagastos ka ng mga sabihin natin, mga 10 or 20,000 sa pagpapagawa. Kung meron kang sariling pwesto. Pero kung wala ka namang pwesto, ikaw ay uupa. Magre-renovate ka ng pwesto mo. Okay? Uupa ka. Meron kang 1 month advance at saka 2 months deposit. So, ayan ang traditional business. Bago ka makapagsimula, kailangan mo meron kang pwesto. Diba? Okay? Gagastusan mo yan. Sabihin natin, gumastos ka dyan ng mga 20,000, okay, to 30,000 pesos dun sa pwesto mo. Kasi, syempre, 1 month advance, 2 months deposit. And of course, yung pwesto mo, bago ka magsimula, mag-operate, kailangan mo pa rin siyang i-renovate, medyo pagandahin mo rin muna siya. And of course, hindi ka pa rin makakapag-operate kung wala kang business permit, di ba? Dapat kumpleto yung business permit mo. Kung ikaw ay magta-traditional business. Okay, ito pa ang ng traditional business. Pag traditional business ka, for example, tindahan, okay, meron kang sari-sari store, ang market mo is very limited. Yung market mo is 1 kilometer away. Yun yung market mo. Kasi after that, meron na namang mga tindahan doon. Or it's either yung sa panahon ngayon, hindi na nasusunod yung 1 kilometer away. Mostly, 100 meters away or 50 meters away kasi wala pang 100 meters, meron na namang tindahan eh. Tabi-tabi na yung tindahan. Yun ang disadvantage pag nasa traditional business ka. And of course, ang kaanuhan lang dito, ang medyo mahirap lang dito sa traditional business, yung steep competition. Halimbawa, sari-sari store na pili mo. Magkano ba ang kita doon sa sari-sari store? Diba, bariya-bariya yung kita sa sari-sari store. At ito pa, ang mahirap pa dyan, bukod sa bariya na nga yung kita, tabi-tabi pa yung tindahan, ang dami pa nag-aagawan ng customer. Diba, nahahati yung customer. So, very steep competition. Napakahirap po ng ganung negosyo. Na napakarami po ng competition. At ito pa, marami dyan, sabi nga nila, di ba, pagbibili sa iba, pag-uutang sa'yo, diretso, di ba? Ngayon, pag may utang na sa'yo, di ba, at hindi pa nakabayad, doon muna sa ibang tindahan bibili. Kasi may utang sa'yo, hindi sa'yo magpapakita. Sabi nga, pag singil, galit. Pagsalubong, liko, paghanap, tago, di ba? Usually, ganun ang scenario pag sa mga tindahan. Marami dyan
mangungutang. Kung hindi man mangungutang, ang daming competition, di ba? Ang bukod sa malaki yung kapital, ang tindi ng competition pagdating sa traditional business. At ito pa, limitado lang yung market mo. Ang market mo lang, yung customer mo lang, yung mga kapitbahay at mga malalapit lang na tao. Yung mga nakapaligid lang sa'yo, okay? So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng i-market yung mga malalayo. Unlike sa online business, sa online business kasi, bukod sa wala kang masyadong kapital, hindi masyadong malaki yung kapital mo, kasi sa online business mo, ang kapital mo lang, cellphone lang, pag may Facebook ka, may internet ka, di ba? Or may laptop ka, pwede ka na mag-online business, pwede ka na magbenta ng kung ano-ano sa online. Ipagpo-post mo lang yan, sigurado kikita ka dyan. Okay? So, hindi mo kailangan mag-stock agad ng maraming products, okay? Para lang kumita. Hindi mo rin kailangan gumastos agad sa business permit at hindi mo na rin kailangan gumastos pa sa pagre-renovate ng pwesto. Okay? Para lang makapag-negosyo ka. Kasi dito, sa online business, pag meron ka lang internet connection, may Facebook ka, may cellphone ka na Android, pwede ka nang magsimula ng online business. Okay? Pwede mo nang ibenta lahat ng gusto mong ibenta. Huwag mo lang ibebenta asawa mo, ha? Okay? Mahirap yan. Okay? Hindi pwede yon. Kailangan, okay, dito, meron ka lang good learning attitude. Kailangan mo lang maging open ka sa kaalaman. Maraming online business dyan, maraming pagkakakitaan dyan. Huwag ka lang maarte, huwag ka lang masyadong mataas yung pride mo. Kikita ka talaga dyan, aasenso ka talaga dyan. Ika nga, huwag lang tayong masyadong mapili, diba? Huwag lang tayong masyadong ma-pride. Kasi sometimes, kaya hindi tayo, kumbaga, hindi tayo umaasenso, kasi nga, may marami namang pagkakakitaan, kaya lang, ang pinapairal masyado yung pride, di ba? Masyado tayong, namimili, di ba? Masyadong, hindi ko linya yan, mahirap yan, hindi ko kaya yan, di ba? Ang cheap naman yan, magbibenta ako, di ba? Alam mo, walang patutunguhan yung ganyang mindset. Okay, kung ganyan yung mindset natin, mangyayari habang buhay na lang tayo magpapayaman ng ibang tao. So, isa nga sa mga nabasa ko na kasabihan, bakit mo patuloy na pagyayamanin ang ibang tao kung pwede mong pagyamanin ang iyong sarili? Diba? Ganun din naman eh, magpapakahirap ka, magpapagod ka, magtatrabaho ka, lahat ng oras ibibigay mo, lahat ng kakayanan, lahat ng effort, diba? Nagpapasikat ka pa, sumisipsip ka pa sa boss mo, pero yung still, yung sahod mo, ganun pa din. Diba? Unlike kung may sarili kang business, pinagsikapan mo, pinaghirapan mo, nagpursigi ka, talagang determinado kang umasenso. Sinipagan mo ng husto, 'di ba? Kahit di ka magsipsip, pag sinipagan mo na sinipagan, darating ang panahon, aasenso at uunlad yung negosyo mo at magiging successful ka. Okay? Hanggang sa maging super successful na yung negosyo mo, 'di ba? Pinapayaman mo yung sarili mo. Nagpapagod ka, nagpapakahirap ka para sa sarili mo, para sa pamilya mo. Ikaw ang umaasin. So, kumbaga, pinapayaman mo ang iyong sarili at ang iyong pamilya, hindi ibang tao lang yung pinapayaman mo. Wala namang masama sa pagtatrabaho, kaya lang hindi habang buhay na tayo magtatrabaho. Mga kapatid, napaka-importante po. Kung ikaw nagtatrabaho ngayon, kailangan meron ka rin sinisimulang negosyo. Dapat meron kang extra income. Hindi po pwede na isa lang yung pinagkakakitaan mo. Hindi po pwede yun. Kailangan, meron ka pang ibang pinagkakitaan. What if, ganito nangyari, unfortunately, na walan ka ng trabaho, or nasibak ka sa trabaho, natanggal ka sa trabaho, sinipa ka ng boss mo. Okay? Sakit nun, ha? Sinipa ka ng boss. Naranasan ko na yun dati na mawalan ng trabaho, guys. Kahit anong sipag mo, kahit anong galing mo, okay, kapag sinabi ng boss mo na pahinga ka na, magpapahinga ka na, wala ka na talagang magagawa.
That's the reality of life. Nakakalungkot man, pero yan ang totoo. Okay? Kaya napaka-importante, guys. Lamang pa rin talaga yung mga taong merong extra income or merong business. Sa panahon ngayon, hindi mo kailangan ng milyon-milyon. Hindi mo kailangan ng daan-daang libong kapital para makapagsimula ng negosyo. Actually, in fact nga yan, kahit ilang libo, pwede ka na magsimula ng negosyo mo. Meron kang 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, 5,000, 10,000, or even 20,000 pesos, pwede ka na magsimula ng sarili mong online business. Pwede mo na yan mapalago at pwede ka na umasenso sa maliit na puhunan mo. Okay? Kailangan mo lang meron kang sipag, tiyaga, diskarte, at determinasyon, siguradong uunlad at aasenso ang buhay mo. That's very important kung ikaw ay papasok sa online business or sa pagninegosyo. Okay, kahit sa anong trabaho, kahit sa anong negosyo, kailangan mo ng sipag, kailangan mo ng tiyaga, diskarte, at determinasyon para ikaw ay umasenso at umaman. At syempre, kailangan huwag tayong makalimot sa may kapal, sa ating nag-iisang Panginoong Diyos na nagbibiyaya sa atin at nagbibigay sa atin ng masaganang pagpapala. At huwag nating kakalimutan na humingi sa Kanya ng guidance at humingi sa Kanya ng wisdom para tayo ay maging matagumpay sa ating mga layunin at gawain sa araw-araw at sa ating pagnenegosyo. At syempre, kung ikaw ay pinagpala, sabi nga, we are blessed to become a blessing to other people. Kumbaga tayo, pinagpala tayo ng Diyos, tayo ay umangat, tayo ay umasenso, gamitin din natin yung ating mga blessing para ma-bless din yung ibang tao. Ika nga, share your blessing. Kailangan na huwag natin kalimutan na magbalik sa Kanya. Kung tayo pinagpala, pinagyaman ng Panginoon, tayo ay, kumbaga, maging channel din ng blessing para sa iba. So that's why we are sharing the wisdom, the knowledge, our talent, kung ano man ang meron ako ngayon, kung ano man yung kaalaman na naisi-share ko. Sana makatulong sa inyo, mga kapatid. Sana makatulong sa inyo, mga kaibigan na nanonood sa Facebook man o sa YouTube. Maraming maraming salamat for your support, for watching this video. You can suggest kung ano pa yung mga gusto nyong pag-usapan, mga topic na gusto nyo na talakayin natin sa mga susunod nating mga videos so that I can address your questions. Kung meron pa kayong mga gustong itanong, pwede nyo rin itanong sa akin. Dito sa comment section ng video na to sa baba, pwede kayong mag-comment. Or you can also suggest kung ano yung pwede natin maging topic sa susunod para magawan natin ng video. Okay, so, yun ang kagandahan sa online business compared dun sa traditional business, guys. Sa online business, all you need to do is to provide a cellphone, yung Android or laptop. Okay, meron kang internet connection. Okay na yon. And of course, di ba, meron kang load, di ba? Meron kang load dyan. Kasi kung wala ka namang load, di ka makapag-internet. Basta't may cellphone ka, may laptop ka, may internet ka, makakapag-negosyo ka na. Meron kang maliit na puhunan, pwede mo na yan i-rolling, pwede mo nang palaguin yan hanggang sa maging successful ang iyong online business. So that's it, guys. Maraming maraming salamat for watching this video. So please consider to subscribe on my YouTube channel to watch more free videos like this. Again, this is J. Arvin Conceo Panday. God bless and more power.